Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may maseselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Sa patuloy pagronda ng Rescue 5, saksihan ng mga maaksyong pagsagip ng mga biktima mula sa bingit ng kamatayan. That's a Rescue 5, mula aksidente sa kalsada hanggang sa bahay mo. Aksyonan, ora mismo! Lalaking sangkot di umano sa serye ng holdapan sa mga bangko at sanglaan. Agaw buhay sa barilan sa Caloocan. Rider na wakwakan tuhod matapos sumalpok sa pader. At lalaking tatlong taong tiniis ang paglobo ng dyan. Sinakluluhan. Sakit to? Ano sa akin? Sakit ha? Hindi. Malalag lang sakit. Kaling ng motor na binangga ng isang kotse sa Quezon Avenue, duguan at halos lumuwa ang bituka. Ang masusing paghimay sa naganap na trahedya sa isang planta sa Pilila, Rizal, ihahatid ng Rescue 5. Suspect na miyembro ng isang robbery hold-up group na puruhan sa isang enkwentro. Motoristang sumadsan at nabutas ang tuhod. At pari ni pamilya na ginupo ng sakit na paglobo ng tiyan. Ito ang mga insidente nirespondihan ni na Jeff Caparas at Hensel Kilig. Katapusan ng Enero, bandang alas 9 ng gabi, isang tawag ng saklolo ang tinuguna ng Rescue 5 sa lungsod ng Caloocan. Nakanggap tayo ng tawag na may narinig daw na pagsabog yung mga residente sa Caloocan at mga sunod-sunod na pupaklong panel. Nung pagdating sa lugar, animo'y isang eksena sa pelikula ang aming natatnan. Sa mga oras na ito ay hinahalugog ng mga operatiba ng Caloocan at ng SWAT yung bahay na doon. Dahil di umano may nakita silang dalawang tao doon sa loob. Isang granada ang sumabog di umano sa loob ng isang bahay na sinundan pa ng sunod-sunod na putok ng baril. Sa mga oras ito ay hinahalugog ng SWAT yung loob ng bahay na hindi tayo pinapayag na makapasok dahil na anong oras ay posibleng ipiligaw ng bahay. Dahil di umano, armado yung mga nasa loob ng bahay. Nang humupa na ang tensyon, nakapasok na ang aming team. Binatna namin ang isang lalaking duguan habang nakahandusay sa loob ng banyo na agad naming sinaklolohan. Isang tama ng bala sa ulo ang tinamo ng kinilalang si Ed Villanueva. Miyembro di umano si Villanueva ng kilabot na Alferez Robbery Group na sangkot sa holdapan sa mga bangko at tindahan ng alahas sa Calacang, Maynila at sa Cebu. Sa kabila ng mga akusasyon laban sa pasyente, nangibabaw sa amin ang tawag ng tungkulin. Agad kong nilagyan ng direct pressure ang ulo ni Villanueva para maampat ang pagdurugo. Matapos lapatan ang paunang lunas, tulong-tulong naming binuhat ang biktima. Maingat namin siyang inilagay sa stretcher at isinakay sa ambulansya para maisugod sa pinakamalapit na ospital. Mabilis namin siyang naitakbo sa East Avenue Medical Center, pero makaraan ng 3 oras, ibinalita sa amin ng pamunuan ng ospital, pumanaw na si Villanueva, dala ng pagkaubos ng dugo. Jeff Caparas, Rescue 5. Aksidente sa kalsada ang aming nirespondihan sa kabahan ng northbound lane sa may C5 road sa Taguig. Bumulaga sa amin ang isang motor na nakahambalang sa kalsada na pagmamay-ari di umano ng rider na si Floyd Escobar. Galing daw siya sa inuman nang pagtasin ang kahabaan ng C5 road patungo Mandaluyong. Giit ni Escobar, nawalan siya ng kontrol sa minamanehong motor saka sumalpok sa isang malaking pader.
Kaya tingin mo ang mata. Basta yung mata mo. Una naming siniguro na ligtas sa anumang cervical at spinal injury ang biktima. Matapos nito, sinuri namin ang kanyang mga galos, partikular na ang kanyang tuhod na nawakwak dahil sa lakas ng pagkakasadsad. Oh, grabe. Para maiwasan ang impeksyon, dali-dali naming nilinis at binalutan ng benda ang bumukang tuhod. Dahil nakita natin kanina na butas yung tuhod ng tao, ngayon, binamadali na natin siyang dalhin sa ospital kasi may malaking posibilidad na mas mabali ito dahil butas nga. Kaya lang, nilagyan natin siya ng splint para dahil sa biyahe, hindi siya magkaroon ng problema pa. Sa mga ganitong uri ng sitwasyon, maaaring makatulong sa nadisgrasya sa pamamagitan ng mga sumusunod na paraan. Balutan ng malinis o sterilized na gasa ang sugat na may sapat na kapal base sa laki ng sugat o lakas ng pagdurugo. Bahagyang itaas ang apektadong parte ng katawan para maging maayos ang daloy ng dugo. Dalhin kaagad ang pasyente sa ospital. Mabilis naming itinakbo si Escobar sa Mandaluyong City Medical Center para ipasuri at maagapan ang posibleng pagkalas na kanyang buto sa tuhod. Pencil Killing, Rescue 5. Sa patuloy naming pag-arangkada, isang 23 anyos na lalaki naman ang aming sinaklolohan sa Barangay Culiat, Quezon City. Ayon din daw doon sa caller natin na hindi na daw siya makakain. Hindi pa natin malaman kung ano talaga ang nangyayari. Nandito na tayo sa area. Titingnan natin kung anong nangyayari sa kanila. Anong nangyayari sa'yo? Paglobo ng tiyan at panghihina ng katawan. Ganito raw ang kondisyong 3 taon nang tinitiis ng padre de pamilya na si Ryan Tresvales. Sa laki ng pinsala, naglitawan na ang mga ugat sa kanyang tiyan na animo'y puputok anumang oras. Noong una, papatiisin kasi walang pera. Tiisin na lang muna. Eh ngayon, kailangan na talaga paggamot eh. Ito? Masakit ah? Hindi. Tigas eh. Kaya masakit. Ito yung bukol oh. Una kong sinuri ang vital signs ng pasyente. May sakit ka sa puso, wala naman sinabi sa doktor noon, ano? Sa puso, wala po. Kalagaya mo kasi payat na payat ka, no? Oo. Nakakain ka ba? Hindi na nakakain maayos, tsaka ano, tulog, tapos suko pa ang suko. Matapos masiguro ang kanyang kondisyon, dali-dali namin siyang inilagay sa spine board. Kinakailangan namin maging mas maingat sa pagbubuhat dahil na rin sa bigat ng pasyente at sa kipot ng aming dadaanan. Lalong pahirapan kasi nga masyado masikip. Pinulaban natin siya kabigatan. Dumadaan tayo ngayon sa may basurahan. Kasi nga bigat siya. Isinugod namin si Ryan sa East Avenue Medical Center. Kinakailangan niyang sumailalim sa computed tomography o CT scan para matukoy ang sanhi ng paglaki ng bukol na umabot na hanggang sa kanyang puso. Pencil Killing, Rescue 5. Susunod, rider na naaksidente matapos humarurot sa kalsada, duguan at halos lumuwa na ang bituka. Makiisa sa mga programa ng Philippine Arts Festival. Log on to www.ncca.gov.ph. Halina at makisining! Bukas, halos buong peninsula ang kanilang pinaghaharian. Baka-baka ang halos ko, malapit ako sa mga tao. Gusto nila yon kasi I speak from my heart. Nakabubuti nga ba sa Zamboanga ang kanilang pamamalakad? Masama talaga kung mag-abuso yan. Tingnan mo naman yung background natin. Nag-abuso na kami. We need someone from the family to see the matapos naman yung mga inumpisan niya. Kung kabutihan ang dala ng halosos, hindi ata masama. Ako si Cheryl Cosim at samahan niyo po akong pasukin ang kani-kanilang mga baluarte. Bukas, pagkatapos ng Sunday Blockbuster sa TV5, ang hudyat ng pagsisimula ng election coverage ng News 5, Pagbabago 2013.
Lima mo na balita ako. Ako kung nga narinig ko, natarating na siya. Guess who's back? Ang kumaring nagpamiss ng sobra. Yeah! Magbabalik na. She's back! Nako, masaya yan ha. Abangan si kumaring Ami. Happy morning po muli sa inyo mga kapatid. At ang big reunion sa balikan natin ang Tres Kumares na walang kapalis. Palit! Napalina ka naman ha. Good morning club. Makakompleto na naman ang club natin sa umaga. Magbabalik na ngayong Lunes, 5 a.m. sa TV5. Go 5! Motor ang kaniniwang ginagamit ng 38-anyos na security guard na si Arnold Beldia sa pagpasok sa trabaho. Todo ingat man sa pagmamaneho, hindi pa rin niya natakasan ang peligro. Dahil nang sinalubong siya na disgrasya, iniwan siyang nitong nakagulapay at halos nakaluwa na ang bituka. Karaniwan na sa asawa ni Seria Beldia ang maghanda na maaga para sa panggabi nitong trabaho. Pero hapon ng Setyembre 12, nung nakarang taon, may kakaibang kutob na nadama si Mrs. Bago po siya umalis sa bahay, nasabi niya sa akin na parang masama nga po yung pakiramdam niya. Sabi ko naman sa kanya, di ko masama yung pakiramdam mo, huwag ka nalang pumasok. Isang aksidente na pala ang sumalubong sa kanyang asawang si Arnold bandang alas 7 ng gabi. Matapos may makagipit ang kotse sa isang U-turn slot sa Cabanang Quezon Avenue at bigla na lang siyang binangga. Meron tayong vehicle accident sa Quezon Avenue. Isang motorsiklo rider bumangga daw ito sa may center aisle. Hindi natin alam kung anong nangyari pa. Ang sigurado, sugatan daw ang rider. Inabutan ng Rescue 5 na nakasalampak sa center aisle ang 36 na taong gulang na rider. Puno ng galo sa katawan at nagkabali-bali ang buto sa binti dahil sa malakas na pagkakatilapon. Ano nangyari? Nalala mo? Okay. Baka sa mukha ng biktima ang matinding sakit at panghihina na katawan. Para maagapan ang paglala ng mga bali, nagpa siyang aming team na lagyan ng splint ang kanyang binti. Pero mas malalang kondisyon pa pala ang tatambad sa amin. Nahawakan namin yung abdomen part niya. Sabi namin, basa, tinignan namin. Doon na kami nagkabulagaan na napakalaki yung sugat niya doon sa tiyan niya. Nakita na namin na lumuluwa na yung bituka niya. Evisceration pala o pagluwa ng bituka ang sinapit ng biktima mula sa pagkakahiwa sa steel fence. Gamit ang malinis at mamasa-masang tela, agad namin tinakpan at binalutan ang nakabukang sugat. Hindi na nagpatumpik-tumpik pang Rescue 5 na isugod si Arnold sa pinakamalapit ospital. Yung sugat, hindi na namin talaga pinukus yun. Masyado nang open yung katawan sa lahat ng mikrobyo. Talagang kung hindi mo ito lalapatan kagad, may infection yung pasyente. Ginawa natin dun sa eviscerated na pituka, nilapatan natin siya ng malinis na tela na moist. Doon, para mas maprotektahan yung sugat, tinakpan natin siya noon, yung moist na tela. Nilagyan natin ng pressure kasi dumudugo. Habang nasa ambulansya, tuloy ang pag-monitor sa kondisyon ng pasyente. Taas yung BP niya. Siguro dahil doon sa nangyari sa kanya. Lagyan natin siya ng hangin. In-assess natin lahat. Tinakpan natin yung malaking sugat niya sa tiyan. Dahil yung body niya, hindi na natin siya na-script dahil delikado na ang kanyang lagay. Sa bawat minuto nagdaraan, tila unti-unting nanghihina si Arnold. Malapit na tayo, malapit na tayo. Isinugod namin si Arnold sa East Avenue Medical Center kung saan maagap siyang ginamot at sinuri. May butas sa parte ng kanyang small bowel o yung ileum na tinatawag. Pero pa ho doon, may fracture ho siya sa may kanyang hita, sa kanyang femur. Surgical yung abdomen. Kailangan talagang operahan dahil mataas ang porsyento na may tinamaan sa loob. 5 buwan lang nakalipas. Pero bangungot pa rin maituturing ang insidenteng tila hindi matakasan ni Arnold. Sa kabila nito, lubos ang pasasalamat ni Arnold sa mga sumaklolo at matiyagang umagapay sa kanya hanggang sa huli.
maraming salamat sa Rescue 5, lalong-lalo na sa mga ano nila, sa mga staff na nagtumulong sa akin papuntang ospital na nagdala kagad sa East Avenue. Utang na loob ko sa kanila yung buhay ko. Kung hindi dahil sa kanila, siguro no, mas lalo pa akong napalala. Isang aral din ang iniwan sa kanya ng insidente. Sa mga nagmumotor, laging magsuot ng helmet, laging magsuot ng protection sa katawan. Para pag na-disgrasya, hindi sila kagad-agad na masugatan o mapilayan. Napilay man si Arnold bilang haligi ng tahanan, hindi pa rin siya nauubusan ng pag-asang isang araw manunumbalik ang kanyang lakas at muling magagampanan ang tungkulin sa kanyang pamilya. Susunod, ang trahedya sa pagbuho ng isang planta sa Pilila, Rizal. Matapos ang unos, ang hinagpis, ang tila walang katapusang pagsubok. Naaninag na ang mga unang ngiti sa kanilang mga labi. Marami pa kayong matulungan na tao. I love you from Abihod. Ay, bagyo! At muling nangibabaw ang pag-asa sa kanilang mga buhay. Ay, salamat sa Diyos. Dinididig talaga niya yung dinadalangin natin dito. Salamat sa Lord. Yung mga bata din, ano yung hot dogs, ma'am? Sinong nakakain ito? Sabi daw, hindi pa kami nakakain yan, ma'am. Kaya kami sa Tulong Kapatid na binubuo ng MVP Group of Companies, hindi magsasawang tumulong. Sa pagbuhos ng donasyon mula sa Tulong Kapatid Telethon, sila'y muling makakabangon. Basically, what we will do would be to raise internal money from the group in order to procure food items, clothing, and deliver them to the flood victims. Kinakailangan yung attitude ng mga tao, makakita sila ng hope. Sa MVP Group of Companies, maraming salamat sa tulong na ibinigay niyo. Malaking bagay po talaga ito. Sana ipagpapatuloy yung pagbibigay suporta sa amin at nang sa ganun ay makakabangon kami ulit. Asahan niyong patuloy ang Tulong Kapatid na magtataguyod ng bawat Pilipinong nangangailangan. The impact will go beyond the number of homes that we're able to build. We want to be of help at once, as soon as we can. After all pala, mayroong kaming kapatid. Para sa isang mas maliwanag na bukas. Dahil ang inyong pagbangon, ang aming inspirasyong makatulong, dumamay, at makapagbago ng buhay. Tulong Kapatid. Ngayong buwan ng mga puso, it's love, love, love sa Good Morning Club. Dahil 1 year na kayong nakiking good morning sa amin, isang buwan tayong magse-celebrate. Invited kayo sa birthday celebration ng kaklab nating si Cheryl Cosim. At masasaya pa ang inyong umaga sa pagbabalik ni Chang Ami. Sa mga loving couple na wish ng mag-I do, tuto pa rin yan ng Good Morning Club. Abangan din ang Grand Fans Day at makibanding kasama ang host ng GMC. Talagang full of love sa Good Morning Club. Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng umaga sa TV5. Go 5! Yung dahilan kung bakit sa akin binigay ang kapangyarihan ito. Gagawin ko para sa ito. Siya ang superhero ng buhay ko. We need to know the person behind the mask. Vincent, look. Si Voltaire. Ay sikit lahat. Papatayin ko siya. Sa harap na madla. Ito ang sinusubaybayang superhero ng sambayanan. Tidla ang lihim ni Voltaire. Bukas na 4:30 PM. Another first from TV5. Limang patay habang 12 naman ang sugatan matapos gumuho ang scaffolding sa isang planta sa Pilila, Rizal. Pero makalipas ang isang linggo, hindi pa rin matukoy kung ano nga ba talaga ang dahilan ng insidente. Isa ba itong simpleng aksidente o bunga ng kapabayaan? Habang ginagawa yung repair ng malaya to smokestack, unfortunately, nag-collapse yung scaffolding inside the smokestack.
Noong nakarang linggo, isang malagim na aksidente ang sinapit ng 17 manggagawa ng SPC Malaya Power Plant sa bayan ng Pililia, probinsya ng Rizal. Pebrero 3, ganap na alaunang imedya ng hapon. Gumuho ang humigit kumulang 3,000 pirasong scaffolding na may taas na 70 talampakan. Sa kabila ng maagad na pag-responde ng mga rescue group mula sa iba't ibang bayan ng Rizal at ng Philippine Red Cross, naantalang rescue and retrieval operation sanhin ang delikadong sitwasyon sa loob. Silang rescuer na ating nakausap, maliwanag at may sapat na sukat naman daw. Nasaksihan ng News 5 reporter na si Gerard Garcia ang mga sumunod na pangyayari matapos ang pag-uho. Naging palaisipan daw sa kanila ang pagtanggi ng pamunuan ng planta na isagwa kaagad ang pagsagip sa mga posibleng biktima. Aminado yung mga tao doon or yung mga namamahala doon sa power plant na hindi nila kaagad pinapasok itong rescue team. Ang kanilang unang sinasabi, parang ayaw nila ng commotion sa loob, ayaw nila magkagulo. 1 PM nangyari or around mga 8 PM ata pinapasok yung mga rescue team natin doon. Even yung media pinapasok. Then yun na nga, nung nakapasok na, nag-start na nga itong una rescue muna and retrieval. Nang masigurong kaligtasan namang sasabak sa loob, dali-dali nilang gilalugad ang pinangyarihan ng aksidente. 12 trabador ang natagpuan nilang sugatan at nagtabo ng iba't ibang pinsala sa katawan. Samantalang 5 katao naman ang binawian ng buhay. Binalikan ng Rescue 5 EMT reporter na si Benji Durango ang planta para busisiin ang naganap na insidente. Nandito tayo ngayon sa labas ng compound nitong Malaya Power Corporation kung saan naganap nga yung malagim na aksidente. Kung makikita nyo naman dito sa aking lugaran, yung mataas na smoke vent kung saan nandun sa gitna niya itinayo yung napakataas din na scaffoldings na gumuho at ay kinasawi ng 5 obrero. Mga 70 feet ang taas niya at ang luwang niya ay magkakasyaraw ang isang buong dump truck. Actually, late na nalaman ng lokal na pamahalaan yung nangyaring aksidente. At alas 9 na nga sila nakarating dito sa eksena. At pagkarating nila, hindi sila pinapasok ng mga gwardiya doon sa mismong site kung saan nangyaring aksidente. Isa sa mga pinalad makaligtas ang 47 taong gulang na si Roger Karigma. Ano yung mga nakita mo? Hindi naman ako sa kalamid. Dahil nung ako sinigal nga ako kami sa taas, hindi nga alam ko siyang natulak mo. Ang gulang namin alam ko kung saan nagmula yun. Sa taas daw ng lugar na kanyang kinalalagyan, hindi niya akala ay makaliligtas pa siya sa trahedya. Pero yung mga kasamahan mo ba, nakita mo pa yung iba na nakailalim sa mga? Kumatagpo sa nila sa klolo. Siyempre, accident po yun. Wala ko, tamang ano din. Wala naman siguro may gusto. Wala ko, sino ba naman may taong gusto ng ma-accident? Hindi ho ba? Wala tayo, nag-iingat. Eh, accident, sakto naman magkagano ng pangyayari. Isa sa mga nagsagawa ng rescue and retrieval operation, ang Philippine Red Cross Emergency Rescue Unit. Ikaw bilang isang rescuer, paano ka makaka-gain access ng ganun ka-gulo na exam? Hindi kami pinapayaran sa pumasok kasi nga konting galaw ng bakal, babagsak na lahat. Safety first muna. Kasi mahirap naman yun na tayo na ngayon nag-rescue. Mamaya tayo din nag-rescuehin. Ang tawag po natin dito is thermal imaging camera. Malaki rin ang naitulong ng makabagong mga kagamitan ng Pasig Rescue sa pagtukoy ng lokasyon at kalagayan ng mga biktima. Pero yung mga rescue team natin, nakita naman din, kompleto naman sila ng mga gamit, pati yung mga gears nila, nakikita natin. Pero hindi lang sila yung tumutulong daw eh. Even yung ibang mga trabahador, tumutulong doon. Ayon sa isinagawang investigasyon ng Department of Labor, Region 4A, lumabas na walang kaukulang permit ang pagtatayo ng scaffolding sa Malaya Power Plant. Padala kami ng isang team doon, ng personal namin. Nakita namin doon yung mga violations or deficiencies pareho ng company at saka ng subcontractor. Walang naipakita sa amin na approve construction safety and health program. Wala rin naipakita sa amin na approve plan doon sa paglalagay ng scaffolding na approve ng structural engineer
actually, dun pa lang sa may nangyaring niya sa kunado, ano, may nasugatan, at of course, sa kasong ito, may namatay, issue agad ako ng order ng work stoppage dun sa construction activity. May criminal end up, administrative liability dyan yung subcontractor. Sa kabila ng maligim na trahedya, minabuti ng mga kaanak ng biktima na huwag nang magsampa ng reklamo. Patuloy naman ang imbestigasyon ng lokal na pamahalaan sa pagtukoy kung sinong dapat managot. Definitely, meron dapat managot. Usually, wini-welcome ng rescuer. Pero dito, pinait tayo. Dahil karapatan na natin bilang gobyerno na ang bawat mamamayan sa kanya nasasakupan ay masiguro naligtas. Dapat kahit private kayo, dapat ay naka-coordinate pa rin to sa local government. Yung tiwala ng private sector ng mga kumpanya sa gobyerno, dapat manatili yun at maging transparent. Sakaling maipit sa katulad na sitwasyong pagguho, tandaan ang mga sumusunod. Gumawa ng ingay sa sahig gamit ang maliit na piraso ng kahoy o bakal para makuha ang atensyon ng mga rescuer. Iwasang galawin ang mga guho sa iyong paligid. Ang maling pagkilos dito ay maaaring magsimula ng ikalawang pagguho. Kung ang lugar ng inyong trabaho ay isang construction site, factory, o mga plantasyon na may malaking tsansa na gumuho sa oras ng malakas na lindol, magbaon ng pito at flashlight. Magsisilbing SOS kit ito na kukuha sa atensyon ng mga rescue team. Unang sabak pa lang ni Manu at Sean bilang Rescue 5 recruits, sinubok agad namin ang talas ng kanilang memorya. Naipasa rin nila ang mga pisikal na pagsubok kung saan lumabas ang kakayahan nilang magtrabaho bilang isang team. At sa pangatlong linggo ng kanilang training bilang Emergency Medical Technicians o EMT, iba't ibang uri na rin ng pagsasanay ang kanilang nalampasan. Manu, Sean, handa na kayong malaman kung ano yung pangatlong mission ninyo. Yes. Isa sa pinakamahalagang aparato ay yung tinatawag nating Oxygen Therapy Unit. Hindi lang mahalaga na alam ninyo kung paano nag-work ito, dapat alam nyo kung paano baklasin at i-assemble ito. Sa misyong ito, kinakailangan buuin ng Rescue 5 recruits ang nakakalas na aparato ng Oxygen Therapy Unit. Matapos ay pagaganahin ang aparato at ilalapat sa pasyenteng naghihingalo. Manu? Yes. Are you ready? Ready. 2.5 minutes. Good luck. Timer, go! Pisahan po natin yung pagbuo ng isang oxygen therapy unit ng isang mabilis para malinis at kung gano'ng kalaki ang pagsagad. Ready? Tapos, ayan, paghinga. Confident ako dun sa ginagawa ko kasi alam ko, pinag-aralan ko to Nakinig ako sa klase. Okay. Very good, sir! Medyo excited nga ako na i-take tong exam. So for me, hindi siya nakaka-pressure at all. Good luck. Remember, 2.5 minutes. Timer ready? And go! So yung unang gagawin natin, check natin kung may laman siya. So yung mga parte ng regulator. Ayan, makikita natin yung gauge dito. Minake sure ko na tama. At the same time, kinakwento ko rin no, kung ano yung ginagawa ko. Nakakatulong din yun. So siguro kaya ako mas na-prioritize yung accuracy nung technique over and yung process over the time. Tulungan po kayo makahinga, okay? Try to breathe normally lang po. 50 seconds. Time! Maayos pa rin naman niyang natapos ang misyon. Okay. Ngayon man, alamin natin ang inyong oras. Simulan natin kay Manu. Your time, 1 minute 51 seconds. Okay, Sean, your time, 2 minutes and 24 seconds! Pasok pa rin kayo bilang mga recruits ng Rescue 5. Sa panahon ng aberya, panatilihin buo ang loob at matalas ang isipan. Dahil sa bawat sakuna, buhay ang nakataya. Sa anumang insidente, tumawag agad sa aming hotline sa 922-5155. Dahil mula aksidente sa kalsada hanggang sa bahay mo, aaksyonan ora mismo. Ako po si Paolo Bejones at kami ang Rescue 5.